Yung chop ko yung kuro, naging sinigang yung ata sa asin. Diyos ko. Oh my God, grabe si nanay. Hello everyone, this is Mami Pepot, ang favorite niyong mami vlogger. And today, magluluto tayo ng chop suey. Natatawa ako. Naalala ko noon, bago pa lang kami nung asawa, nung boyfriend ko din na ngayon ay asawa ko na. Tapos bibisita siya sa bahay namin. Ang niluto kong pagkain ay chop suey. Siyempre pabibo. Pasikat. Tapos takang-taka ako kahit anong ilagay, kahit anong lagay ko ng toyo, ay ng toyo, ng patis, hindi siya umaalat, umaasim siya. Akala ko may problema yung binili ko na ano, na ayun nilalagay ko na yung mga gulay, akala ko may problema. Yung pala, yung nanay ko. Dahil sa kanyang napakagaling na prinsipyo sa buhay, pinaghalo pala niya yung patis at yung suka. May bakit mo ba ginawa yun? Hindi ko naiintindihan hanggang ngayon. Oh, ayan guys. Lesson of the day. Kasi dun sa bahay na yon sa Kabanatuan, hindi naman ako dun din nag-stay noon kasi nag-aaral ako sa UP noon. So, ayan, lesson of the day. Lagi kayong wag mahihiyang magtanong. Yung chop suey ko naging sinigang yata sa asin. Diyos ko. Oh my God, grabe si nanay. Hindi pala ako palang grabe. Kasi hindi ko inalam na magkahalo ang patis at suka sa kanila. Ay, may tinda ba ng lugaw si nanay nun? Parang ewan naman. Tapos sabi ko yun, di ba yun yung tinatawag sa toko natin? Nay, toyo po, tsaka suka, hindi patis at suka. Sige nga guys, may kilala ba kayo naghahalo ng patis at suka? Ako? Pwera kayo, kung may kilala kayo, comment down below. Para mapatunayan natin na hindi nag-iisa yung nanay ko. Tuyo at suka, pwede pa, pero patis. Walang pasagan ng tre. Okay, start na tayo magluto ng chop suey. So, mantika. Mainit na yung kawali. Lagyan na natin ng mantika. And then, yung ating bawang. Mabuksan. Mahirap na eh. Ikaw na ang content creator. Ikaw pa ang videographer. Ayan. O, ayan. Tapos, pagpalagay niyo ay isunod mo na agad yung sibuyas para hindi masunod yung bawang. Ayan. Usually, pag nagluluto ako, na na-concentrated ako sa pagluluto, o yung kaya ko siyang bantayan, malakas ako mag-apoy, si para dire-diretso lang, para mabilis maluto. Pero yung pag-busy ako, lalo na pag marami akong ginagawa. Pero pag gusto kong pagsabay-sabay yan, pag gusto kong maging super, super nanay, katulad ng nanay ko, hinihinaan ko yung apoy para hindi ako makasunog. Style natin yung mga nanay. Yun. Lahat tayo eh, gustong-gusto maging super nanay. Minsan, nagluluto, naglalaba, habang naglalaba, naghuhugas pa ng plato, naglalampaso pa. So, madalas nakakasunog ako pag ganun. Kaya hinihinaan ko yung apoy. Pero, mas madali yung malakas apoy mo, tapos totoo ka sa ginagawa mo. Mas mabilis ka matatapos, at the same time, mas masarap yung luto mo. At saka hindi ka ganun kapagod na pagod. So, one at a time, mga mamsies. Do not multitask. Take it one job at a time. Ayan, luto na yung ating sibuyas. So, ilalagay ko na yung hipon. Dalawang hipon lang to. Ayan yung ulo. Dalawang ulo ng hipon. Tapos, dinalatan ko at ni hiwa-hiwak maliliit. Ayan. Pantay lang natin maluto yung hipon. Then, lalagay natin yung... Wait, mahal. Then, lalagay natin yung pre-cook na ginili. Pag ganyan, pirainin nyo ng konti yung ulo ng hipon, pirainin nyo ng konti para mas lumasa siya. Pero kung yung dalawa lang ang pwede nyo ilagay ha, kasi masyado nang malasa pag dumami pa. So, ito na yung pre-cook na meat, na ginili.
nililipot. Cheese. O, lagay na yung carrot. So, kailangan kong tanggalin yung sound kanina dahil kami ay nagbibiwaraan. At pinapagalitan yung nang away na bata. Ayun ang carrots. And then, sabay-sabay na yan. Carrots, celery, carrot, broccoli, cauliflower, sayote. Sabay-sabay na yung apat na yan. Kasi, same halos lang din naman yung time ng pagkaka ng cook ng sa pare-parehas lang din halos yung cooking time nila. You cover that, hinama mo na yung apoy, and then mag-imis ka na ng mga pinagawan mo or magsaing ka na. But, take a at least 5 minutes of your time bago mo ilagay yung sitsaro tsaka yung baguio beans. Hindi pala to ang ating gulay. So, pwede pa tayong magpo ng another 5 minutes para mag-crispo. Ooh! Okay na to. Lagyan na natin yung dalawang gulay na nahihirapan akong tandaan ang pangalan. Sitsaro, tsaka baguio beans. Lagyan ka ng half konting tubig. Usually, ano, mga lahating tasa. Tasang pangkape. Lagyan natin ng konting asin. Okay na ang gulay na. Okay na ang gulay natin, guys. Papatayin ko na yung kalan at maghahain na ako maya-maya.